siyempre kasama nyo ang inyong idol! Ako, si Papa Churls, ang inyong Philippines' number one soul capturer na Bibo Bisayang Kalbo. Sa 9:17 na oras, kamo nakagpaminaw din sa 93.9 IFM Manila Idol! Dahil dyan, ngayong umagang ito, naku, alamin na po natin ang mga pinaka-love us ng mga balita. Matod pa sa inyo. Araw-araw naman kayo nakikinig, di ba? Kaya dahil dyan, di natin pa dugay-dugayin pa. Araw ngayon ng Tuesday. Today is June 23, 2020. Sa ulo ng ating IFM Balita. U.S. Senate Bill na layong alisin ang Chinese companies sa kanilang bansa sinang ayunan ng mga senador matapos natutulan ang Chinatel. Pangulong Duterte nananatiling tiwala sa katapatan at integridad ng kanyang mga tauhan. BFAR nagbabala sa virus na matatagpuan sa tilapia at hipon. At para sa ating IFM Balitang Showbiz, Sharon Cuneta hindi tinigilan ang netizen na nagbanta sa kanyang anak na si Frankie. Makakasama natin live sina Idol The Ghoul at Mama Ai para sa IFM Balita. Magandang umaga, Ner, at sa lahat ng mga idol po natin na nakatutok ngayon. Katulad sa inoprobahang panukalang batas ng US Senate na naglalayong alisin sa US Securities Exchanges ang ilang Chinese companies na hindi tiyak kung suportado ng foreign state. Tinutulan din ng ilang mga senador ang pagpasok at pag-operate sa Pilipinas ng Chinatel. Napatid na inirekomenda ng US Federal Communications Commission na iban sa Estados Unidos ang China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks at Comnet. Dahil na rin ito sa posibilidad na kontrolin, manipulahin at samantalahin ng China ang US sa pamamagitan ng pagpasok sa telecommunications industry kung saan maaaring manganib ang kanilang data privacy, resources at mahulog sa patibong at mabaon sa utang. Suportado naman ng US Department of Defense, Justice, Commerce, Homeland Security and State at US Trade Representatives ang hakbang na ito ng FCC. Bunso nito, nagbabala mga senador sa pagkikipagkaibigan ng Pilipinas sa China kung saan unti-unti nang pinanghihimasukan nito ang ating teritoryo, mga resources at industriya. Ayon kay Senator Francis Pangilinan, may mandato ang Chinatel na lumikom ng intelligence information at ipadala sa China sa ilalim na rin ng kanilang National Intelligence Law of 2017 at Espionage Law of 2014. Bilang chairman ng Senate Committee on Public Service, kinestiyon naman ni Senator Grace Poe ang nais na pagkontrol ng Chinatel sa internet traffic ng bansa na maaaring pagkakuhaan ng mga impormasyon na posibleng magamit ng kanilang gobyerno. Samantala, sa ibang balita, iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte na tiwala siya sa katapatan at integridad ng kanyang mga kasama sa gabinete. Ito ang paninindigan ng Pangulo kasunod ng pagsasagawa ng investigasyon ng Ombudsman sa mga umano'y irregularidad sa Department of Health, partikular ang pagtugon sa COVID-19. Sa kanyang public address, sinabi ni Pangulong Duterte na handa siyang humarap sa Ombudsman para depensahan ang kanyang mga opisyal. Anya, malinis at walang bahid ang kanyang mga tauhan. Handa niyang itayaner ang kanyang reputasyon at sinigurong walang anomalya sa pagtugon ng pamahalaan sa pandemya. Kinilala rin ni Pangulong Duterte na ang public service ay nangangailangan ng sakripisyo mula sa mga kawaniin ng pamahalaan. Pagtitiyak din ni Pangulong Duterte na walang irregularidad sa pagbili ng medical supplies. Sinabi naman
ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na ang mga biniling COVID-19 supplies at equipment ay ginagarantya ang kaligtasan ng mga Pilipino at health workers. Nabatid na nagkasasi Ombudsman Samuel Martirez ng investigasyon laban kay Health Secretary Francisco Duque III at iba pang opisyal dahil sa mga anomalya sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Kabilang pagbili ng personal protective equipments o PPEs at pagbibigay ng benepisyo sa mga health care workers. Samantala, nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa virus na matatagpuan sa tilapia at hipon. Ito ay kasunod ng pagkamatay ng maraming isda sa Laguna Lake. Paliwanag ni BFAR Region 4A Director Sammy Malvas, ang pagkamatay ng mga isda ay resulta ng pagbaba ng level ng oxygen o bigla ang pagbabago ng temperatura. Ang nasabing virus ay tinatarget ang internal organs ng isda tulad ng atay at utak. Banta naman sa mga hipon ang white spot syndrome virus at acute hepatopancreatic necrosis disease. Patuloy na binabantayan ng BFAR ang sitwasyon at pinayuhan ng mga mangingisda na magpatupad ng biosecurity measures laban sa mga nasabing virus. I-require din ng ahensyang health certificate para sa pagbiyahe ng mga tilapia at hipon. Samantala, sa balitang showbiz, makakasama po natin si Mama Ai. Happy, happy Tuesday morning, Papa Charles and Idol Dagol. Para naman sa ating balitang showbiz, Sharon Cuneta hindi tinigilan ng netizen na nagbanta sa anak na si Frankie. Hindi nakapagpigil si Sharon Cuneta na sagutin ang isang netizen na nagbanta sa kanyang anak na si Frankie Pangilinan. Matatanda ang nag-trending kamakailan ang naging pahayag ni Frankie dahil kinondena nito ang paalala sa mga kababaihan na huwag magsuot ng maiksi. Katuwiran ni Frankie, hindi dapat tinuturuan ang babae kung ano ang dapat suotin, kundi turuan ang tao na huwag manggahasa. Nakatanggap ito ng napakaraming reaksyon, kabilang na si Ben Tulfo sa umalma sa naging pahayag ni Frankie. Hindi naman tumiklop ang anak ng megastar at patuloy na inilabas ang kanyang saloobin hinggil sa issue. Habang isang netizen naman ang nagkomento laban kay Frankie at umaani ngayon ng pambabatikos. Ito ay matapos niyang magbanta na hahanapin niya si Frankie at gagahasain. Sunod-sunod ang naging banat ni Sharon sa kanyang social media accounts laban sa nasabing netizen na kasalukuyan umanong nasa London. Ayan lamang ang ating latest update para sa balitang showbiz. Ako si Mama Ai. Back to you, Idol Dagol and Papa Charles. Maraming salamat, Mama Ai. At yan muna ang mga bagong latest sa ating IFM Balita ngayong araw ng Martes, June 23, 2020. Sa ngalan po ni Mama Ai, ito po si Idol Dagol. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang rmn.ph. Ner! Back to you! Nagang salamat! Ang mga idol nato na si Idol Dagol at Mama Ai. Siyempre sa oras na 9:25, abangan dahil mga nagagandahang tugtugan ninyo ang inyong mapapakinggan din hilang sa 93.9 IFM Idol! 3.9 IFM